mga suging higala, welcome back sa itong programa. Oras natin sa Radyo Natin FM News and Public Service Announcements. Inyo ubos ang alagad sa kanginan, Radyo Natin Patrol numero 10, Jimmy Catailo. So, kumusta? Nagapaniud to na ba ang tanan garon, ha? Busog na ba ang tiyan? Okay, kung wala pa, please, kumain muna kayo, iwanan nyo kung ano nyo mga ginagawa ngayon. Lalong-lalo na kung walang kwinta yung mga pinaggagawa nyo. Paano maging walang kwinta? Ha? Yung iba, ihawak-hawak lang, ibaraha. Yung iba, nag-chichismisan lang. Ha? Naghintay na kung may dadaan na kapitbahay. Okay. Tigilan nyo na yan. Ha? Yung mga ginang naman nato din ha nga nagkuan po, naningkamot, nagtrabaho, naglalaba, nagwawalis, naglilinis, naghain ng pagkain sa kanilang asawa, sa mga anak, kumain na rin kayo. Ayaw ninyo galimtin ang inyuhang kaugalingon din ha. Ayaw mo pasagad ha. Basta may hanggat may pagkain, kainin nyo. Pwera lang sa mga hindi pa nakahayain, gawa ng wala pang pagkain, wala pa'y pagkaon, wala pa kapalit si mister, nangita pa, naninda pa, naningkamot pa. Diba? Sa kalisod sa panahon karon mga sugindig paminaw, di man ato maingon nga ang tanan aruhay. Sa kamahal sa palaliton, saka na po ang presyo sa gasolina. Saka na po ang presyo mga higalas krudo. Uuban pa. Mga palaliton. Doon na naman itong giingon nga gitanaw nga basog mo abot ko pila to? 20 pesos per kilo ang bugas? Kundi siguro na mahimo na yun kung trabaho una mga higala. Hindi pa yun mangyayari sa ngayon. Di agad-agad makakabangon pag-uusapan natin ang presyo sa mga bilihin, especially sa bugas, mga sugin din paminaw. Lisod kayo ang sitwasyon karon sa ato mga farmers, no? Unang-una, kulang sila sa ang uban, kulang sa makinarya sa mga higala. Pero naaman diha, naningkamot man, ato ba nakita ang Department of Agriculture, mga higala, nga doon ay paghatag din na o mga subsidies, no? And I hope nga mas straighten pa nila, mas paligunon, mas pakusgon pa ang ayuda gikan sa Department of Agriculture, especially ngadto sa ato mga farmers. Wow. Nga mamahimong sustainable, no, ang ilahang ihatag nga assistance para sa sustainable nga pagpananom usab mga sugin ding paminaw sa ato ang mga mag-uuma. Mo-reflect maguda kung jutay, kung gamay ang abot mga igala sa ato mga farmers din na kung kakapiranggot lang, paano na paano makakarating sa merkado yan? Kulang pa nilang kainin. Kulang pa na nila mga igala, especially sa pamilya nga medyo daghan og manat. Daghan kag anak. Wag lang yung maraming asawa. Anak lang. Anak lang. Kaya, kung gamay ra ang produksyon, unsaon man ato na mga sugin ding paminaw, pag-abot sa merkado, kakulang lang gani, ikan-on din na sa ilang pamilya. Am I right? So, basun lang, no? Aning sunod nga administration, dito umantas kapasidad, ha? Gikan sa nilabayng administration, alan sa pag-ugmad sa mga kalambuan sa tuang maghisgota o pagpalambo mga igala sa natad sa pang-agrikultura, so sa hangtod karon, no? Hangtod karon si President Bongbong Marcos mga higala. Doon naman to'y igawas lagi nga mapaubsan ang bugas, basun lang, di nato, lisod man og ang uban, musupak na yun. Ang uban, puro lang, supak-supak, wapagani,
tagaan na itong higayon. Oh. Sa pagkakaroon, doon na po ito'y mga nigawas, mga igalag, komentaryo o reaksyon sa uban nga moingon nga posible nga mumahal. Ha? Ang bugas tungod sa kalisod na usab sa ato ang mga farmers nga di na noon mananom tungod kay apektado o na kulang, no? Ang ilahang mga kining pagpadako, pagalam, ha? Kulang ang ilahang ma-apply sa ilahang pagpananom din, ha? Kana na lang daang abono, no? Fertilizer, mga higala. Gabinhi, lisod kayo na. Kung dako kay ka o ano niya, wala kay katanom. So muna yung angayan na togod na unta nga gipanawagan kanunay sa ato ang gobyerno nga mas ipalambo pa na. Basun lang, no? Di pa ulahi ang tanan. Anad naman ni noon yung guban nga mahal na mahal ng bugas. Ha? Mahal-mahal na pagkaon, mahal ng isda, mahal ng karne, mahal tanan. Pero ang swildo, inikris lang o gamay. Oh. So, basun lang, no? Basun lang. Og unsalay resulta aning tanan, mga igala. Di apay gikahadlo ka na to karon. Doon na tayo reaksyon na gikuha, mga igala. Kumuha tayo ng reaksyon sa Chairman Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod. Okay? Usa ka magbabalaod, mga igala, sa Sangguniang Panglungsod. Kaya si City Councilor Third Bufard, in relation aning report karon gikan sa Department of Health nga ato ang nabalitaan nga doon na po'y nag-positibo, mga higala, aning laing variant sa COVID, no? Especially kining Omicron, mga sugintig paminaw din. Hangtod karon hanggang ngayon, ang DOH, ang mga nagkalain-lain nga eksperto, ang laging nananawagan na suportahan, mga kaigsunan, ang programa sa gobyerno o gaunsao na ito, pagpokgang, pagwala ang virus, mga igala. Matagal-tagal na ito, eh. Ako, sawa na ako. Halos lahat, araw-araw, ganito na lang. Ha? Positive, bababa ng kunti, may mag-positive na naman. Sa ngayon, hindi naman masyadong taas, mga igala. No, naman ta sa ubos, pero walang gihapon, kanunay yun, nanawagan ang mga eksperto, mga sugintig paminaw, sa pagsunod, unsay angayan nga himuon, lambigit niini. No? So, atong i-play ni karon at ipadungog ninyo, mga igala, ang tingog, gikan ni City Councilor-elect, no? There is a ito ang siyudad sa Paisri, lalawigan sa Negros sa Oriental. Ang reaksyon ni number one City Councilor-elect, City Councilor Third Bufard, ang Chairman Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod, lampigit nini. Yes, you know very well that na ay mga area sa ito ang nation na naay nagsugod na ang new variant ng saka. But always ginawa, wala pa magbig po instruction dere sa ito ang region, in fact sa provincial health officer na ito na naay mga contaminated. But of course, we will still maintain our health, following our health protocols. Wear your mask. Ang distancing ka rin, di na kahit stricto, ginalinyat na na ito. Pero wearing of mask, importante yun na kayo. It is not only to protect others, but especially protect yourself. Wala ka kabalo. Wearing your mask will prevent you from makapuha ka mga virus, dili lang COVID, even mga ordinaryo na flu, maprotektahan ka. So, mahungyot ka sa mga katawahan, syudad sa bahay, na padayon mo niya po na ito ang pag-wear of mask. Kaya wala pa kabalo na kaning bagong variant maabot na po sa ito ang probinsya, sa itong syudad. Pero ikaduha, ako po hangyo, katong wala po na bakunahan, nung kumakuna ka, ako kayo pabanggi ng bakuna.
kabalo ko na tungod sa bakuna, muna ni gamay ang ato ang COVID cases. In fact, sa mga hospital, di na kaayo. Mayroon ko ganing murag 1% or 0 na ganit siguro ang naay mga COVID na pasyente. So, dapat kayong tabang yun ang bakuna. Naatay bakuna libre diya sa ato ang City Health Office. Sige na silang ma-schedule. In fact, nag-storya may ni Mami Lani, mo kuman sila ang barangay-barangay, mo house-to-house na ganit sila just to facilitate kung wala pag ilang pabakuna. So, muna ni ako ang angyos katawahan. Number one is, wear your mask kung naamos mga public places. Second, kung wala pa mo nabakunahan, pabakuna ka. Yeah, naaraman tayo na ka makuna libre. So, first dose, second dose, and booster. Thank you, Jim. Oh. So, inyo na nabati mga igala, no? Ang gandingog ni City Councilor 3D Buford, mga igala, ang Chairman Committee on Health, no? Niya, so, salamat, no? Sa iyahang panawagan ngadto sa mga bayisanon nga tinanggan usab nga angayan gyud, no? Nga kung sa may angayan nga mahimo nato pag suporta sa atong gobyerno kaysa magsige na laman po din ha og reklamo kung uban may ungod nga dili, no? Dili lang may pa vaccine di ay inyo po nagkatungod, ha? Inyo po nagkatungod pero og uban nga mahimo nato sama sa pag likay na lang nato og laag, no? Kining pag gala kung saan-saan, punta roon, ha? Lipad doon, lipad dito. Di natin alam kung ano yung dala mo pag uwi mo sa bahay. Ha? Regalo ka na pala virus dyan. Palayo ka na. So, as much as we can, mga igala, na magpundo lang ta diri sa atong lokalidad, diri lang ta sa ato ang probinsya, magtuyo-tuyo, mas maayo, no? Kung di lang yung kinahanglan, no? Di kayo importante ang atong lakaw doon o kung saan man yan. Okay? 33 minutos ang nakalabay sa alas 12. Balik ta mga igala right after sa ito ang bibilay kay mga pahinundong dito sa ito ang tulumunon. Oras natin sa Radyo Natin FM News and Public Service Announcements ninyo ubus nga langit sa kahanginan. Radyo Natin Patrol numero 10, Jimmy Catayno. Radyo Natin FM, your friend, your radio. Alright, thank you. Thank you sa nga nanonood hanggang sa sunod na program at video natin. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe by YouTube channel at Jim5 TV. And don't forget to click the notification bell for more videos, for more information na ating ibibigay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo again.